Bebelyns, welcome back. Hi Bebelyns, welcome back to my channel for today's video. Ako naman, it's my turn to teach Ramon how to cook steak. Para naman marunong siya, para ano ka ba? Marunong ako, ano? Experto ako. Sige. Ang favorite kitchen utensil ko, ano? Can opener. Explain mo! Okay, alam mo naman ang mga ideal guy, no? Mahilig sa steak. Yan, at syempre, kanino pa pwedeng matuto ng pagluluto ng steak kaysa sa the none other than? The none other than. Ano ang tawag sa'yo? Princess of steak? Steak princess. Steak princess? Sino nagdeklara niyan? Self-proclaim. Oo, parang ikaw, internet action star. Talaga yan, unahan lang. At syempre, ako ba magtuturo ikaw? Ako magtuturo tapos ikaw magluto. Simulan natin dito. Ang cut na to, T-bone steak. T-bone ito, T-bone. Ganun, sa madaling salita. Saan yung tija? Itong titong... Parang elbone eh. Tingnan mo. Saan naman nakakabili nito? Syempre, si steak to hard. Sa amin mura pero quality. Dapat quality. Yes, steak, quality. Malang quality. Hindi, yung luto, yung hindi pa luto, yung gagawin pa sa bahay. Kaya nga, steak to one na ulit. Ah, okay. Steak to one lang. Okay. Nandito sa baba kung paano order. Yes, yan. Ano ngayon gagawin? Buksan mo yung pan. Buksan mo yung pan. Kalan. Kalan. Pan. Pan. Oh, buksan natin. Anong pan dapat gagamitin? Ako prefer ko grilled. Pero wala tayong griller at wala rin tayong charcoal grill. So, etong klaseng pan. Pamprito. Pamprito. Pero medyo heavy, heavy skillet naman to. Bakit? Okay? Pagmagaan? Pagmagaan, medyo uneven yung heat. Anong kinat-iba ng binarbecue tsaka ano, ganyan? May lasang... Charcoal. Charcoal. Or lasang smoke. Ganon. So ngayon, eto non-stick. Mahal yan. Hindi naman. Mas mahal yung meron din naman ako. Yung anong tawag? Tapos. Okay, game. Mantika. Pagkatapos ng banter namin, sakto na siya. Kasi umusok na. Oo, kasi kailangan mainit na mainit para ma-sear yung surface ng steak. Masir. Para i-sinisear natin para ma-trap yung juices, yung moisture. Ay, kung ma-sear yung coating, you know, ma-sear. Ano? Ma-seara? Broken. O tapos, lagyan mo konting oil. Canola oil para high temperature. Saan ang canola oil dyan? Ito. Sige, ilagay mo konti lang kasi non-stick naman yan eh. Pakita mo kung paano. Alam ko ba yung magluluto? Aralan muna natin. Gano'ng karami yun? Mga 2 tablespoons? 2-3 tablespoons. Sintayin natin lahat mag-eat. Pag sobra? Ay di parang dineep fry mo siya. Non-stick ba yan, pan? Oo. Eh, ba't nilagyan mo pa ng mantika? Hindi, mamatay ako sa art attack. Hindi. Parang may even, ano, may even yung sear. Oo. Garlic. Two cloves lang, okay na yan. Pang season lang ng mantika para may lasa. Eh kung tatlo, para mas masarap. Oo, oh, sige. O, tatluhin mo. Tatluhin mo. Dalawa lang, titipid ka garlic. Eh, lahat din mo kaya yan. Pag sobra. Pag sobra, hindi masarap na. Chill ka lang. Sarap pa rin. Ano yan, panggisa? Hindi. May kita mo. Sa mga taong natatakot, masunog yung garlic. Huwag niyo tanggalin sa balat. Para hindi siya pasunog kasi pag nasunog yung garlic, mapait. Okay? Kasi tayong proper. Ayan. Garlic. So, okay na. Busok na. Tinga. Init na. Hey! Hey! Boom! So, technique ko dyan, pag after, dapat 3 seconds lang. Tapos tsaka mo na siya pwede. Na. Oo, dapat mapapasok. Mapapasok ka na after 3 seconds. So, ibig sabihin, init na. O, hindi naman paso. Pero, grabe naman. Ramdam. Okay. Tapos. O tapos nalagyan na natin yung steak. Ito ba? Titilamsik ba yan? Yeah. Kaya ganito dapat yung paglagay. Puta yung GoPro ko. Baka magka-oil. O, paano yung paglagay? Ganito. Wait lang. I-cut ko lang dito sa may taba. Para hindi siya mag-curl. Siyempre dito ako kinakat sa ano. Bakit? Yung mantiga dito ako kinakat sa plato. Sorry na. Anong silbi niyan pag ganyan mo kinat? Para hindi mag-curl. Anong mag-curl? Hindi siya mag-curl pag naluto kasi magta-tighten siya. So mag-curl, gagalan yan. Gagalan. O basta may kita. Hirap naman. Okay. Oh. Okay.
last mo siya magagalawin. Bakit? Baya mo lang siya maluto, ma-sear. Ilang minutes ang hihintayin? Ano bang gusto mong luto? Medyo rare? Medyo masarap. Well done. Gusto mo yung parang mag-red-red pa? Gusto ko mamatay lahat ng mga germs na nandyan. Ayan. Siyempre, ano? Siyempre, masarap. Yung, ano bang pang mayaman? Medyo rare. Medium rare. Medium rare. Oh, yeah, medium rare. Ano pa na malalaman ko medium rare na? Hinahawakan ko. Oh, yan. Ganyan dapat may crust. Parang relationship, may crust. Crust? Parang pizza, may crust. Tsaka malalagay yung garlic. Nilagay mo yung garlic. Hindi ko makapaglagay ng garlic. Garlic lang? Yeah, okay na yan. Paano yung mga salt and pepper? Meron na yan, seasoned na yan. Ah, pag binili sa inyo yan, tiplado na. Piprituhin na lang. Yan. Look at that. Dapat, ano? Canola oil, dapat canola oil. Anong hinihintay? Anong hinihintay? Kulay ba o yung tigas o ano? Luto. Paano alam na luto na? Ewan ko kasi, medium rare, pag ito kakapal, mga 3/4 inches thick, 2 minutes on each side. Manood ka muna ng YouTube. Hawakan mo. Tingin, sa kapal. Pag kasing lambot ng cheeks mo, medium rare. Pag kasing lambot niya, medium rare. Eh, pagka, ano, well done. Ito. Tigas ulo mo eh. Oh, weed every day. Yun yung, kung rare na rare, mas malambot pa. Oo, mas malambot. Kasi lambot ng ano. Ano? So, ano? Gag. Sabi nila, manyakis ako. Oh, eh, bumukul. Oh, yan. Yan yung ina-avoid natin kasi tinumoy, hindi ko na-cut yun. Ano yan? Okay lang yan. Pwede pa kainin yan. Pwede naman. Oh. Ngayon. Oh. Ayun, okay na yan. Luto na yan? Luto na yan. Wow! Bilis, diba? Buta baka matigas yan. Hindi, i-rest natin yan. A few minutes later. Okay, tikman natin ng steak na niluto ko, no? So, makadali lang palang pag-aralan, ano? So, kayang-kaya natin sa bahay to. Tignan natin kung gaano kasarap. Unang kagat pa lang, malambot na, no? May laban ng konti, pero hindi naman, sina-expect mo pag murang steak lang, medyo swelas ng sapato style. Pero ito, It's my gravy. Sarap. Akin yan eh. Ba't mo kayo nakain? Ako nagluto. Truffle gravy. Hindi mo na video. Basta ganito. Ayan, so for my truffle gravy, add lang tayo ng butter dun sa pinagprituhan nyo ng steak. Pero ito, since the next day ito, Angus Burger yung pinagprituhan ko dito. Supat yung gamit ko kasi ito na yung nakalabas nung the next day, okay? So tinamad na ako kunin yung pan. Tapos, add flour. Kung gano'ng karaming fat, gano'n din kadami yung flour. So ito yung roux na tinatawag, okay? Tapos, mix nyo lang. Dapat, important is to use wire whisk para hindi siya mamuo. Eh, since wala kami nun dito, spoon lang yung gamit ko. So, isa-scrape niyo lang yung brown bits or yung socks sa ilalim ng pan. Tapos, kapag diniglaze yun na siya ng beef stock or in my case, water plus beef cubes, yun na yung fond na tinatawag. Swirl niyo lang siya, ikot-ikutin, tunawin yung beef cubes, yan. Ikot-ikot lang mga sis, mga Bebelyns. Ayan na yung mga namumuon-muon na yan dahil hindi ko ginamitan ng wire whisk. Kaya dapat importante gamitan nyo ng wire whisk. Pero kung wala kayong wire whisk, okay lang yan. Strain nyo na lang pagkatapos para smooth yung gravy nyo, walang buo-buo.
And then, after nyan, naglagay na ako ng dried rosemary. Haluin nyo lang, and then add salt and pepper to taste. Yan. Syempre, yung pepper, mas maganda kapag freshly ground black pepper. Add whole milk or all-purpose cream. Yan. Tapos haluin nyo lang. Kasi syempre, yung truffle, bagay siya sa milk, diba? Kaya lalagyan natin ng milk yung gravy. So, stir na natin lahat. Tapos, ayan, papakuluan na lang natin. Pag nakaka-draw na kayo ng liner, nakikita nyo na yung bottom ng pan na malinis. Ibig sabihin, ready na. Okay. Whole gravy. Truffle. Truffle. Diba yun? Mmm. Ayaw ka mag-minus sa akin, makain ako. Kung makita, nakabrip lang ako. So malambot, nice. Malambot. Kasi yun na, Pilipino ako eh. Bahay naman ako. Mmm. Ayun na. Alam niya, gusto ko may gulay lagi. Yan nilagay ng pechay. Mmm. I love pechay. Biksel mo yung itlog ko. Malabas. Okay. So, pag home cooking, like yung ginawa namin kanina, it's entirely up to you kung ano mga gusto yung idagdag. Pero usually kasi pag steak, lalo na pag masarap, yung maganda yung quality, konti lang yung nilalagay. Bale, less is more. Isa-serve nyo itong mga 8:30, mga 9, diba? Para way past dinner time. Para gutom na talaga siya. And kapag gutom na gutom, diba? Kahit anong kainin mo, masarap. Sarap? Okay, so yun na. See you later, Bebelyns. Ano kayang next? Ano ba? ECQ? Ano ba? Enhanced Community Kain Team food video na gusto nyo. Let me know. Comment it down. So there you have it, Bebelyns. Order na kayo ng steak. Paluto nyo sa mga boyfriend nyo, sa mga papa nyo, mga kuya nyo. Pwede nyo lalaki mo sa bata. Madali lang siya kasi ako nga kaya ko eh. Kayo pa. So, ayan, you know. So, till next time. Thank you, bye-bye. Babang na.